may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi mo na lang maipaliwanag yung mga nararamdaman mo. Yung masaya ka na may halong kilig tapos parang lagi ka na lang nakangiti na tila ba nasa isang panaginip kung saan patuloy mong nilalakbay ang lugar na magpapasaya sa'yo at nagbibigay buhay sa mundong binuo mo kasama ang taong pinapangarap mo. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ayoko naman talaga, pero paala na. Baka mahirapan ako maglakad, kaso wala na ata talaga ako magagawa. Kaya eto, nung maisara na ni Edgar ang mga pinto at bintana, lumapit agad siya sa akin. Ay nako, yari na ang bataan. Para magkakadilubyo ata. Sana hindi masyadong masira. And then Mark, kalma lang. Sige na, umayos ka na. Wika na Edgar. Kaya eto, lumuhod na ako para magdasal. Kaso biglang may kumatok sa pintuan. Sino yan? Wika na Edgar. Kaso, di nasagot yung nasa labas. Kaya eto, tumayo muna ako. Tapos, pinuntahan ni Edgar yung nakatok sa labas. Pagkabukas niya ng pintuan, natawa ako. Kasi naman, yung batang binigyan ko ng candy kahapon, siya pala yung nakatok tapos may dala siyang plato. Tito, tingin kanin. Wika nung bata. Bakit? Wala ba kayong kanin sa bahay nyo? Wika naman ni Edgar. Hindi pa nauwi si nanay eh. Nasa palengke pa. Nagbebenta pa ng kamote. Wika nung bata. Naawa naman ako. Kaya eto, nilapitan ko yung bata at pinapasok ko. Si Edgar kasi ayaw pang papasukin. Tapos eto, isinama ko siya sa kusina at dito ko na pinakain yung bata. Mukhang gutom na talaga yung bata kasi naman kahit tutong kinain na din niya. At nung matapos yung bata, umiti siya. Tapos ayun, halatang masayang masaya. Mga tito, salamat po. Wika ng bata tapos ayun, tumakbo na papalayo. Nakakatuwa naman ng batang yun. Kaya eto, kami na lang ulit na Edgar ang nasa bahay. Edgar, ituloy na natin. Wika ako. Mamaya na lang. Tanghali na tayo eh. Pero kung di dumating yung batang yun, wasak ka na sana. Wika na Edgar. Grabe ka. Huwag naman. Baka di ako makalakad niyan. Wika ako. Ay nako, tara na nga. Naiinip na si nanay doon. Baka siya na lang ang walang bisita. Wika ni Edgar, kaya ito, hindi na natuloy yung pagkawasak. Pero sayang, gusto ko sanang subukan eh. Pero huwag na. Natatakot din kasi ako. Kaya naman, eto, nilisan namin ang tahanan nila at nagtungo na kami sa sementeryo. Bit-bit namin ang mga tinuhog na sampagita habang naglalakad kami.
Di naman malayo ang sementeryo eh. Kayang lakadin. At saka, mas gusto ko ang maglakad kasi marami akong nakikita. Mga magagandang bagay na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko. At eto, dumaan kami sa bagong tulay. Napatingin ako dun sa bahay ng matanda na nagligtas sa akin. Parang walang tao sa kanila. Tapos eto, habang naglalakad kami sa tulay, parang may nakikita ako. Edgar, saglit, tingnan mo yun oh, yung namamangka sa ilog. Wika ko kay Edgar. Aba, ay napakalandi. Talagang magkayakap sa bangka. Ay nako, wika ni Edgar. Kasi naman si Pipay at yung bebe niya andun sa ilog, namamangka. Ay nako, magkayakap sa bangka. Sinusulit talaga nila yung pagkakataon. Sa bagay, kapag mahal mo, dapat sa bawat oras, piliin nyo na maging masaya. Hindi mo kasi alam kung hanggang saan ang hangganan ng isang pagmamahal. Kasi, mapaglaro ang pagmamahal. Marahil, mahal ka ngayon, tapos pagising mo sa kinabukasan, hindi na ikaw ang mahal, kaya dapat sulitin mo ang mga bagay-bagay. Kaya nga ako, sinusulit ko talaga. Umaga at gabi, may gatas ako. Ay nako, ang sarap kasi, lalo na kapag mahal mo ang magbibigay sa'yo. Uy, Denmark. Bakit ka nakangiti dyan? Para kang sira. Ano na naman yung iniisip mo, ha? Wika na Edgar. Wala. May naalala lang ako. Wika ako. Ah, okay. Hawakan mo na yung kamay ko. At baka madulas ka. Wika niya kasi eto na. Papasukin namin ang sementeryo. Kaso, nahiya ako na hawakan ng kamay niya. Ang daming tao eh. Hindi na. Kaya ko naman. Wika ako. Kaya eto, unang hakbang ko pa lang. Nadulas na ako. Buti na lang at mabilis si Edgar. Nahawakan niya agad ako. Oh, sabi ko sa iyo eh. Ayan tuloy. Nadulas ka agad. Hawakan mo na kasi yung kamay ko. Kaartihan pa eh. Wika ni Edgar. Kaya eto, hinawakan ko na ang kamay niya. Napapatingin tuloy sa amin yung mga nadadaanan namin. Ay nako. Nahiya tuloy ako pero okay lang. Di naman ako taga dito eh. At eto na, sa wakas, nakarating na kami sa puntod ng nanay niya. Nanay, andito na ako. Namiss kita. Alam mo ba, nay? Kasama ko ulit siya. Wika na Edgar. Napapangiti na lang ako habang kinakausap ni Edgar ang puntod ng nanay niya. Sobrang mahal na mahal talaga ni Edgar ang nanay niya kasi ang dami niyang ikinakwento sa nanay niya. Nakikinig lang ako habang nasa tabi niya ako. Nakatingin lang ako sa mukha ni Edgar. Hindi ako nagsasawa na pagmasdan siya. Tapos kapag gumingiti siya, parang natutunaw ako. Alam mo ba yung pakiramdam na manghihina ka na lang sa mga ngiti niya? Grabe. Sobrang mahal na mahal ko na si Edgar.
at hindi ko talaga kakayanin na mawala pa siya sa buhay ko. Kasi kapag nawala siya, baka mawala na lang din ako. Denmark, uy, bakit ka tulala? Kanina ka pa nakatitig sa akin. Baka matunaw na ako niyan. Uy ka na, Edgar. Napangiti na lang ako. Ay nako, ang sarap lang talaga magmahal. Kahit mali eh, okay lang. Masaya naman kami. Sinunod ko lang naman yung puso ko. Wala naman sigurong masama kung itama ko ang isang pagkakamali sa paningin ng ibang tao.